Ang decision na ito, may epekto rin ito sa legal cases ng mga human rights victims. Ano? May judgment kami sa Hawaii na kung saan nag-award ang Hawaii sa victims ng mga $2.1 billion. Ngayon, pag nag-hero si Marcos, pwedeng gamitin ito sa mga legal cases. Kahit na sa mga graft cases against Marcos, pwedeng gamitin ito ng mga abogado ni Marcos na bakit na pinakasuhan. Eh, hero naman pala si Marcos. Ang sabi nila, hindi naman necessarily hero si Marcos eh, kung ilibing siya sa libingan ng mga bayani. Bakit ginigiit ng mga Marcoses? Ginigiit ng mga Marcoses yan kasi alam nila ang mensahe niyan. Kahit ano pa man ang sabihin natin, ang mensahe niyan, hero si Marcos at yun ang gusto nilang ipalabas sa buong mundo at sa mga kaso nila. So dapat lang sagaan talaga dahil sa mensahe nila. Noong kami ay nasa loob ng gulungan, at nagpapagaling sa aming mga lamog na katawan, si Marcos ay nagde-declare ng isang statement sa international media. Ang sabi niya, no one but no one has been tortured. And that is a direct quote. So paano namin sasabihin ang ganitong pagsisinungaling ay worthy of emulation and peacekeeping?